Tapos i-culture ka lang yung sahod mo, tapos security guard. Oh my God, hindi pwede yan para sa amin. Hello guys, may nag-chat sa akin. Gusto niyang makipagkaibigan. Sabi ko, may trabaho ka ba? Sabi niya, meron. Tinanong ko agad, magkano ba yung sahod mo? Sabi niya, 12K. Na-shock ko. Ha? 12K? Samantala kami? 20K plus yung sahod namin na magkakaibigan tapos ikaw 12K lang? Sabi ko, no, hindi ka pwede makisali sa amin na magkaibigan kasi kaming mga magkakaibigan gusto namin ng pag-uwi namin ng Pilipinas, gusto namin kumain sa mamahaling restaurant, gusto namin mag-adventure kahit saan, gusto namin mag-bar, gusto namin mag-overnight sa mga mamahaling resort, sabi ko. Tapos, ikaw, 12K lang yung sahod mo, sabi ko. Kaya hindi ka pwede sa amin makisali, sabi ko, kasi hindi ka namin ka-level. Tapos, tinanong ko agad siya, ano bang trabaho mo, sabi ko. Sabi niya, security guard. Ha? Security guard? Tapos, 12K yung sahod mo. Hindi ka namin ka-level, so ex ka. Hindi ka pwede sa amin na magkakaibigan, sabi ko. Kasi gusto namin yung mga high class na mga pagkain, pag-uwi namin ng Pinas. Kasi may pera naman kami, di ba? Sabi ko. May pera kami. Kasi malaki yung sahod namin dito sa ibang bansa, sabi ko. Kaya hindi ka pwede. Hindi ka pwede magkipagkaibigan sa amin. 12K lang yung sahod mo. My God, kulang pa yan sa pamilya mo, sabi ko. Hindi ka namin ka-level. Security guard, sabi ko. Since malapit naman kami umuwi na magkakaibigan, nagplano kami na mag-overnight kami sa mamahaling resort, kakain kami sa mga mamahaling restaurant, mag-adventure kami, pupunta kami kung saan namin gusto, yung i-enjoy namin yung sarili namin. Ganun kami magkakaibigan. Ayaw namin makipagkaibigan sa, alam mo ba yung maliit lang yung sahod? Siyempre kami, malaki yung sahod namin. So, malaki yung ipon namin. So, may chance kami na kung anong gawin namin sa buhay namin pag-uwi namin ng Pinas. Kasi may ipon naman kami. Tapos, ikaw, 12K lang yung sahod mo. Tapos, security guard. Oh my God. Hindi pwede yan para sa amin.